Grabe talaga ang propaganda ng Seventh-day Adventist. Walang takot na ito. Naikalat ang kasinungalingan. Imagine, ginamit pa ang Catholic Encyclopedia kung bakit mayaman ang Vatican dahil 1/4 daw sa lupain ng Europe inaagaw ng Vatican ayon sa Catholic Encyclopedia. Dato kayo ang Vatican City. Kamo, nasayad ba mong nganong dato kayo ng Vatican City? Pero pag abot ako din, he, na yung mga tao nga naghatag ka na ko sa pagtubag ni ini. Nagtaka umano siya bakit napakayaman sa Vatican City. Pero pagdating niya diyan sa Malaybalay Bukid noon, may mga tao o manong nagbigay niya ng kaalaman bakit mayaman ang Vatican. Nini, mao ang ilar ang Catholic Encyclopedia. At so, ang sagot daw nasa Catholic Encyclopedia. Nao na to ha, og nganong naimong dato kayo ang Vatican City. Oh, so tingnan daw sa Catholic Encyclopedia kung bakit nagiging mayaman ang Vatican City. So kini nga libro kaning The Catholic Encyclopedia for School and Home dinhi nagpamatuod nga nganong nahimong dato ayo ang kaning simbahang Katoliko or kaning okay. So batay daw o mano sa Catholic Encyclopedia, kala niya sila lang ikinakalat kung bakit yumaman dahil nandito daw sa Catholic Encyclopedia na 1/4 ng lupain sa Europe inaagaw ng Vatican. Ito oh. Vatican City. Tungod kay kung usupa ka sa una sa ilahang pamalaod, tawgon kang heretics. Unya, imagine. Pag sumusulungat ka sa batas, tatawagin kang heretics. Almost one-fourth daw. Yun, di talaga niya binasa kung nakasulat ba talaga. Naniniwala sa katabi niyang matanda na chismis ang ikinakalat. Yuta sa England. England. Almost one-fourth sa yuta sa Europe, ilang giilog. Almost one-fourth daw, inagaw. It is not almost one-fourth. One-fourth yun. Oh, sabi pa ng matandang ito. It is not almost one-fourth. One-fourth yun. Itong mga paninira ng Seventh-day Adventist, may edited video na yung pare, papa, nakipag-usap daw ng demonyo. Ito, nauna nang sinagot ni Mr. Curious Catholic Bro Dance. Klaro ginang video ha. Pagkaluoy sa katauhan sa pundok sa Arsisi. Laro nga na nagpapaniwala ito sa mga gawa-gawa lamang kwento. Labi na ni si Ibdi. Nailad sila sa ilang kaparian. Sila gitudluan na ang ilang pari sulugoon ni Kristo pero ang kamatuuran sila mao ang sulugoon sa iyo. Ano kaya pinagkukuha ito? Nagpamatuon nini ang balaang kasulatan ni Gala. Basa sa Duos Kronikas 11. Versikulo 15. Tanawa ang ilang pari ron, si Pope Francis nila, manalangin na lang na magtiayon nga nakigilawas pariho laki, pariho babae. Yan, nagpapaniwala sa mga gawa-gawang kwento, pero hindi naman talaga nagbabasa sa mga tunay na doktrina ng simbahan. Okay, nakakaawa na ang mga ganitong tao na naniniwala sa fake news. Kaya hindi na rin po nakapagtataka kung bakit nahihikayat ang mga ito sa mga kakasulpot na sekta na nagsasabing sila ang tunay na iglesia kahit na sumulpot lamang ang mga ito simula 15th century. Dahil lang sa napakadaling papaniwalain ang mga ito sa mga gawa-gawang kwento. Kagaya ng taong ito, pinakitaan lang ng video na gawa-gawa lamang ng artificial intelligence ay nagpapaniwala na kaagad ito. Now, ito lang po ang pinagtataka ko sa mga taong kagaya nito na trying hard na sirain ang simbahan. Dahil alam nila at tanggap nila ang mukha ng demonyo, pero pero di nila tanggap ang mukha ng ating Panginoong Hesukristo. Imagine, yung artificial intelligence na gawa-gawa lamang mga kapatid at kinakalat, sinasakyan naman nitong Seventh-day Adventist. At hindi lang, yan. Nagpunta pa sa gathering nila, pero ang nagtaka daw umano siya bakit mayaman ang Vatican. At nalaman niya, nandito daw sa
The Catholic Encyclopedia, Volume 5, pinakita niya. Dato kayo ang Vatican City. Kamo, nasayad ba mong nganong dato kayo ng Vatican City? Pero pag abot ako din, he, na yung mga tao... So, mayaman o mano ang Vatican City. At sabi niya, kayo, alam niyo ba bakit mayaman ang Vatican City? Nga, naghatag ka na ako sa pagtubag nini. Kunya, ang tubag nini, mao ang... ilar ang Catholic Encyclopedia. So ang sagot o mano kung bakit napakayaman ng Vatican City, ang sagot ay nasa Catholic Encyclopedia. Na bago ka mag-live at magkakalat ng kasinungalingan at bago maniwala sa katabi mong matanda na nagkakalat ng chismis, basahin mo muna. Kung yung sinasabi mo na nasa Catholic Encyclopedia, totoo nga ba? So tanaw na to ha, o nga nung naimong dato kayo ang Vatican City. So tingnan daw o mano mga kapatid kung bakit nagiging mayaman ang Vatican City. Sige, tiningnan niya. Tiningnan lang niya, pero di niya binasa. So kininga libro. Yan. Itong aklat na ito, sabi niya, itong aklat na ito, sabi niya, tingnan lang natin ha, dapat binasa mo. Catholic Encyclopedia for School and Home, din ni nagpamatuod nga, nganong nahimong dato kayo. So dito daw sa Catholic Encyclopedia, nagpatunay kung bakit nagiging napakayaman ng Vatican City. Kaning simbahang katoliko or kaning Vatican City. Tungod kay kung musupa ka sa una sa ilahang pamalaod, dahil kung tutol ka noon sa mga batas, kang heretics, kikilalanin ka ng na heretics. Kunya, imagine, one-fourth. So imagine daw, one-fourth ng ano? Almost one-fourth sa yuta sa England. Almost pala. Para sa kanya, pero itinuwid siya sa katabi niyang matanda. And almost one-fourth sa yuta sa Europe, ilang giilog. So almost one-fourth, ha? Napansin niyo, ayon daw sa encyclopedia, Catholic Encyclopedia, almost one-fourth sa lupa ng Europe, inagaw. It is not almost one-fourth. Sabi ng kasama niyang sabadista, it is not almost one-fourth. One-fourth talaga. One-fourth talaga. So, sisilipin muna natin mga kapatid, kung itong sinabi ng mga Seventh-day Adventist na batay sa Catholic Encyclopedia Volume 5, for school and home, ano na page daw? Ito ninyo, one-fourth sa yuta sa Europe. Imagine, kadako anang Europe. Mauday nga dato, kaya na sila. Unya ilang pamahagin. So imagine, ang laki ng Europe, pagkatapos one-fourth ng mga lupain, inagaw ng Vatican? Pinugos, kung dili ka mo to sila, pat yun ka. So pag di ka naniniwala sa kanila, papatayin ka. Pag ako ato, siyempre ako, di yun ko masugot ato. Kung siya o mano talagang di talaga siya papayag. Patay pamanggay ng uban sa utlanan? Makipagpatayan pa sa boundary. Kananong imong gihaguan pag ugmad, unya ilogon ra sa papal room? So yung property mo, aagawin lang ng... papal room? Asa ko musugot na. Di talaga o mano siya papayag. Mga safety. Kahit kayo mga safety. Papal room, musugot ka mo? Aagawin yung mga properties ninyo sa papal room. Papayag ba kayo? Inyong gipangitaag panginabuyan, di ba? So, ang inyo... Kung saan, iyon ang pinaghahanapan nyo ng kabuhayan? Yung libro. Kanigilagin nga libro? Ito talaga na aklat daw. Ito na aklat. Mo'y nagpamatuod niya na. Kaya, yun ang nagpatunay daw. Kaya nga, masabi natin, wala talagang takot ang mga Seventh-day Adventist na magkakalat ng kasinungalingan. Pero, sisilipin muna natin, mabasa ba na one-fourth
ng mga lupain sa Europe, inagaw ng Catholic Church ng Vatican. O na mga kapatid, ano nga pahina? Pakinggan natin siya. 480. Page 480. Timanin nyo na. Anawan nyo na. Oh, so, page 480 daw. Oh, tandaan ninyo yan. Ito, 480. Tingnan nyo yan. Ayos, tingnan natin. Kung may mabasa ba tayong one-fourth na lupain sa Europe ay inagaw. Pero ano po ang mabasa natin? Siguro, ito ang naselip nila. O na, ito naselip nila mga kapatid. Catholic Encyclopedia Volume 5, page 480. Third Lateran Council. Lateran ito. 1174, heretics and those who protect them were to be excommunicated and imprisoned and their property was to be confiscated. Sigurado, ito nabasa niya. At di na binasa ang kabuuan. Pagkatapos, nagsabi, one-fourth na mga lupain sa Europe, inagaw ng Vatican. Ang tanong, dahil po ba may mabasa na mga properties sa Council of Lateran, no? Sa Council of Lateran, tatlong Council ng Lateran, dahil may mabasa, 1179, tandaan niyo, wala pang protestante dito. Ibig po sabihin, pakita natin muli ha, ito ang, mabasa talaga yan mga kapatid, oh, na ito nakasulat. Third Lateran Council, 1179, heretics and those who protect them were to be excommunicated and imprisoned and their property was to be confiscated. Ngayon, kahit pa kung meron kayong kopya dito, tingnan niyo, mabasa ba na one-fourth sa mga lupain sa Europe inaagaw ng Vatican? Wala. Tanong, kung may deklarasyon ang Council of Lateran sa ikatlong council na ang property ng mga heretics ay kukunin, sino ba ang kukuha? Ang kukuha ba ay ang simbahan? Ituloy lang natin pagbasa. Nasa pahina, naturang pahina lang. Imposible naman kung di ito naunawaan o kung naunawaan man ng Seventh-day Adventist, pilit talagang pinagchap-chap lang para makapandaya. Bakit? Ito ang mabasa natin mga kapatid sa naturang aklat. Heretics were be tracked down and princes were to imprison them and confiscate their property. Ano daw? Ang mga prinsipe pala ang magkukulong ng mga heretics at sila ang babawi sa mga properties nito. Yun ang konteksto noon. Eh di po ba? Kahit ngayon pag ang may kasalanan na mapatunayan sa korte na siya may kasalanan sa kaso mang kriminal, beyond reasonable doubt, anong maliban sa pagkakulong, ano pa? Pababayarin pa siya sa damages. Oh, yun. Pero nabasa natin, sino ang magkulong sa kanila? Batay sa sinasabi dito sa Catholic Encyclopedia, ginagamit nila, Volume 5, page 480, ang mga prinsipe ang magkukulong at kukuha sa kanilang property, hindi ang simbahan. Pero dahil ang konteksto noon mga kapatid, wala pa tayong cellphone noon. Ang communication, means of communication noon mga kapatid, alam natin, yung sulat, ipapadala sa magkakabayo, imagine, from country to other country, sulat lang magkakabayo yung magdala. Kaya, dumating ang panahon na yung mga prinsipe na sila ang nagsagawa ng tinatawag na inquisition ay
nagiging gutom sa property ng mga heretics at yun ay malibang tinututulan din ng simba. Nasa aklat yan na binanggit nila na sinabi niya 1/4 daw ng Europe na lupain inagaw ng Vatican. Pero kahit ba, ubusin nyo pagbasa ito, wala kayong mabasa, dinagdagan lang. Ito ang mabasa natin mga kapatid. Oh. Sa naturang aklat, during the 14th century, 14th and 15th centuries, the Papacy gradually lost effective control over the Inquisition, especially in France, where it had been most vigorously conducted with the cooperation of the French kings. The power which the civil authority enjoyed of confiscating the property of heretics gave rise to persecutions motivated largely by greed. See, yun ang mabasa natin sa naturang aklat na sinabi niya na 1/4 daw ng lupain inagaw ng Vatican. Magbasa muna kayo. Ha? Bago kayo magkakalat ng kasinungalian, eh, ginamit nyo pa naman itong The Catholic Encyclopedia Volume 5. Akala nila, sila lang mga sabadista, meron yan. At ikinakalat nila ang kasinungalingan. Kaya, grabe na talaga mga kapatid. No? At binanggit dyan ang Inquisition. Una, dahil iyon ang palaging ginagamit ng mga anti-Catholic. Sa Biblia ba, kahit King James Version, di ba mabasa ang salitang Inquisition? Deuteronomio 19:18. Ito ang mabasa natin mga kapatid. Tingnan niyo. And the judges shall make diligent inquisition. See? Dahil po ba sa King James Version may mabasang Inquisition? At yung King James Version, paboritong-paborito yan ng mga Seventh-day Adventists. Nagkamali ba ang Diyos? Dahil kahit na sa awit, no? Kung tignan natin sa Biblia mga kapatid, makita natin dito sa Salmo 9:11-12. Ito ang mabasa natin. Sa King James Version ito, Sing praises to the Lord, which dwelleth in Zion. Declare among the people His doings. When He maketh inquisition for blood, He remembereth them. He forgetteth not the cry of the humble. See? May binanggit ang kanilang version na napaka-paborito kaugnay sa Inquisition. Tanong, sa panahon ba noon, wala bang pag-confiscate sa property? Mga kapatid, na mabasa sa Biblia. Tingnan natin, silipin natin. Sa Ezekiel Kapitulo 38, versikulo 12, I am going to confiscate anything I can put my hands on. I'll attack the restored ruins and the people who have been gathered together from the nations who are acquiring livestock and other goods and who live at the center of the world's attention. See? Ibig po ba sabihin nagkamali na yon? Ang mali dito, sinabi niya na nasa Catholic Encyclopedia daw, 1/4 ng lupain sa Europe, inagaw. Inagaw ng Vatican. Pero kung meron kayong kopya mga kapatid, mas mabuti. Kayo na lang ang magbasa. Makita ba dyan na makita ba dito na 1/4 ng lupain sa Europe, inagaw? So malinaw na ikinakalat talaga nitong mga Seventh-day Adventists
desperado na talaga sila, no? Ikinakalat talaga nila, mga kapatid, ang mga kasinungalingan itong Seventh-day Adventist na ito. Ngayon, ituloy natin. Una, inaakusa pa na papatayin ang simbahang Katoliko. Gumagamit sila ng referensya. Ang problema lang, diferensya ang resulta. Bakit? Kung tingnan natin ang Compton's Encyclopedia Volume 12, page 191, edition 1971, ito'y mabasa natin. Since canon law forbade the clergy to participate in bloodshed, the severe penalties were carried out by the state. Ano daw, mga kapatid? Hindi ang simbahan, ang civil government ang gumagawa ng punishment sa mga heretics. Ang tanong, ang mga heretics ba noon, katulad lang ba sa mga heretics ngayon na nagkakalat ng mga kasinungaling? Hindi. Grabe sila. Bakit? Tingnan nyo ang kasaysayan. Bakit ang government, civil government nagpapataw ng malaking punishment sa kanila? Ito ang mabasa natin sa kasaysayan, mga kapatid. The Albigensian heresy was a very grave danger to the welfare of the state. It advocated suicide, murder, and the destruction of the churches and monasteries. So, di basta-basta pala ang mga erehe noon. Hindi katulad ngayon na nakakalat lang ng mga artificial intelligence na edited video. Yon, nakakita lang ng Catholic Encyclopedia, nandito na daw sa Catholic Encyclopedia, 1/4 ng lupain ng Europe inaagaw ng Vatican. Grabe talaga, no? Oh, ganyan sila ka desperado na. Okay, tuloy natin, mga kapatid, ha. Moingon-ingon mo nga, kamo ang gitukod ni Ginoong Jesucristo. Claim mo, anak. Inana ba rin ang pamahagi ni Ginoong Jesucristo? Oh, so sabi niya, kayo, nag-claim kayo na ang Katoliko ay itinatag ng ating Panginoong Jesucristo? Oh, ganun ba ang Katoliko na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo? Tingnan natin sa kanila mismong aklat. Gamitin natin yung magasin ng Seventh-day Adventist. Mas mabuti na itong magasin nila ang magsabi. Dahil sabi niya, inaangkin pa ninyo mga Katoliko na kayo itunay na iglesia. Silipin mo naman yung nasa magasin ninyo. Bakit? Ito, tingnan natin, mga kapatid. Ha? Oh. So, mas mabuting ang kanilang magasin na mismo ang nagsabi kung sino ang iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Seventh-day Adventist ba? Oh. 'Di ba? Ano yung sabi niya? Balik muna natin yung sabi niya, ha. Ito. 480, timanin nyo na, anawan nyo na. 480, page 480. Oh, tandaan ninyo, tingnan nyo daw, umano. Oh, tiningnan, meron ba kayo dito? Sige, tingnan niyo, basahin ninyo, meron bang mabasa na 1/4 ng mga lupain sa Europe inaagaw ng Vatican? Wala kayong mabasa, mga kapatid. Grabe talaga itong Seventh-day Adventist na ito. Unya, moingon-ingon mo nga, kamo ang gitukod ni Ginoong Jesucristo, claim mo. So, magsasabi kayo na kayong mga Katoliko, nag-claim kayo na kayo ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo? Okay? Well, mas mabuti na yung kanilang ministry magazine ang ating pasagutin diyan. Ito, mga kapatid. Sa ministry magazine ng Seventh-day Adventist, anong mabasa? Oh, so
The Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostles continued to the time of Constantine. Ano daw? Ancient Catholic. Nasa magasin ninyo yan. Ano ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Oh, nasa magasin ninyo yan. Oh, the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ. Napakalinaw. And His Apostles continued to the time of Constantine about 321 Anno Domini. Oh, see? Yun ang mabasa natin, mga kapatid. Ngayon, ito po bang Ancient Catholic? Ito ba ba'y Roman Catholic Church? Tingnan natin sa kanilang isang magasin. Oh, ito ang magasin nila, mga kapatid. Para makuha nila kung ano yung magasin na yan. Ang magasin na ito, okay, balik natin. Ito, Ministry Magazine, September 1928, page 23. Itong mabasa natin. Napansinin ninyo. Sa magasin nila, the Ancient Catholic Church, which later became the Roman Catholic Church. Aba, napakalinaw, mga kapatid. Ang Ancient Catholic Church nagiging Roman Catholic Church. Okay. Ang issue kaugnay sa Inquisition, meron pa silang history ginagamit, pero di naunawaan. Nabasa na na ang gumawa ay ang civil government. Binasa nila civil government. Ang resulta, Katoliko ang pinaratangan. Pakinggan natin, ha. Court of Inquisition was a tribunal whose duty was to discover and punish heretics or persons who did not accept the teachings of the Roman Catholic Church. The Jews and Mohammedans who were converted to the Catholic faith but were suspected of disloyalty to the faith were the chief victims of the Inquisition. It was used by the government against Christians who were accused of not accepting all the teachings of the Church. Oh, so, napansin nyo ba? Anong binasa niya? It was used by the government. Pagkatapos government, ang nabasa, Katoliko ang pinaratangan. Di ba nila naunawaan yung binasa nila? At mag-ingat talaga, dahil alam nyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan. Lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.